Hi bro Vince, I am happy watching to your vlog here in Doha, Qatar. Hello sa ating mga kababayan there in Doha, Qatar. Hey guys, ayan, kakatapos lang ng work ko. Tapos, ano ba? Samahan niyo ako, bili tayong tubig. Actually, marami akong gagawin ngayon. Bibili akong tubig. Pero kukunin ko muna yung, or bibili muna akong vitamins sa CVS, yung parang mercury drug na dito. Samahan niyo ako. Aray ko. Pakadilim naman. Ayan na. So, ayan, pupunta muna ako sa CVS nga para kumuha ng vitamins and then pupunta ng Walmart para bumili ng tubig at wala, tingin tayong bike. Parang gusto ko ng bike kasi bilang spring na, tapos palapit na rin yung summer, nakikita ko ang dami nagbabike eh. Ingitero! So, tara, parang ang daming gagawin eh. Tapos pag uwi ko mamaya, mag, ano pa ako, edit, ganyan, alam nyo na. So, samahan nyo ako, wait lang. Ayan, nandito na ako. Actually, sobrang lapit lang naman ito sa amin. As in, sobrang lapit talaga. Ito, papakita ko sa inyo. Ano ba? Pag nakamask, hindi na didetect yung mukha. Wala ko, kaya ang labo. Ayun. Hi, meeting you. Hi, picking up for Vince Leonardo. Vince, huh? Yep. Alright, and what was the date of birth? March 1st, 19. I think it's been working better with fingers than that. Oh, really? Sorry. No, you're fine. Have a great day. Thank you. Yes, sir. So, there you go. Ganun gayitek dito, guys. Pick up na lang. Ganun, place mo lang order. Ganyan, online. Tapos, sobrang efficient. Tara. So, ngayon, we're gonna go to Walmart. And buy some water. Tingin tayong bike, sana may bike. Eh, hindi alam ni Commander, surpresahin na lang natin siya pag meron. Hindi naman sa malayo, itong Walmart, hindi naman sa malayo. Pero hindi kasing lapit nito kasi ito parang labas lang nung pinaka neighborhood namin eh. I think Walmart is about 3 miles? I don't know, tingnan natin. 2.7 miles, fastest route. Starting route to Walmart Supercenter. Lego. Proceed to Jordan Road. Ayan, so saglit, nagpagas lang ako. Tapos may nakita kasi kung Chicago style hot dogs. Ayan, tara, bili tayo. Bigla akong nagutom eh. Tapos, ayun, puro tapos. Wait lang. Kung konti lang pila, bibili ako. Pero kung mahaba, hindi ako bibili. Ayan lang, dito. Oh, sorry. Huwag na pala. So, changed my mind. Oh, come on in. So, tara na. Oh. I mean, dalawang hotdog na lang pala yung natira kaya huwag na. Parang hindi ko masyado gusto. So, ngayon, malapit na ako sa Walmart. Ang lapit lang pala niya. Akala ko malayo, guys. Lapit lang pala na. Doon lang tayo bumili ng kung ano at mag-edit pa ako pa. Okay. Bili muna tayong tubig. Din sana may bike. Kung walang bike, pupunta tayo ng Meijer. Malapit lang din yun. So, ayaw talaga paawat eh. Ayan, so andito na miss sa Walmart. Tara. May bibili ng Wora. Ayan, so andito na ako sa mga bike. At tignan nyo, grabe, grabe sila dito, guys. Okay, wala na natira. Ito na lang, puro pang bata. Wala nang natira. Tignan nyo. Ang lala, grabe naman. So wala. Wala dito. Ito naman, para naman joke. Ayoko nyan. Ay, OMG, bakit
Naku, wala lang blue eh. Kung mayroong Blue Ranger, bibilin ko yun. Hindi ito yung gusto ko eh. Gusto ko yung Mighty Morphin eh. Or yung, yun nga yung Sabans. Ano. Okay, buti na lang kasi mabubudol ako. Ay, ito pa pala. Ang dami pa pala dito. Ay, ang cute. Hello. Joke. Ano to? Squeeze. Hello. Scary. Ano ba yan? Bad trip? Wala. Tara na nga. Bili na lang tayong tubig. Pero dadan pa tayo ng ano, ng tawag dito. Dadan tayo sa Meyer. Baka sakaling ano, merong bike doon. Let's see. For now, papakita ko muna sa inyo nung ganap dito sa Walmart. Parang siyang typical, ano bang kagaya nito sa Pilipinas? Di ko alam eh. Kasi yung SNR is like Costco, di ba? Para siyang mga wholesale, tapos warehouse impact. Ito medyo warehouse impact, pero hindi siya wholesale. Typical grocery. Ay, hindi ko pala napapakita. So dito, yun nga, self-service siya. So yung i-replace mong bote, ilalagay mo sa dyan sa loob. Tapos, ayun, maglalabas siya ng ticket. Ito yung isuscan mo sa barcode kasi para discounted. If wala ka kasing ganyan, hindi mo masot dyan yung ano. Mahal, mahal yung isang buong galon. Parang basta more than $10 yata. So ito, since meron akong exchange bottles lang, ano lang siya, parang $6 yata per galon. Per gallon ba? 5 gallons pala. I mean, per bote. So, ayun, tara. Tas OMG. Hala, wala na talaga. Dito, guys, parang nagkaroon ng parang panic buying ng Pokemon cards. Tsaka NBA cards. Sige nyo. Wala na. Or pinulot na talaga nila kasi pinagkakaguluhan ng mga tao. So yung mga natira dito is yung mga Magic the Gathering cards. Yung feeling ko magmamahal din to. So wala na. Lego. Ayan, tapos ganun din. Self-service dito yung pagbabayad. Iba nga dito. Nangungupit eh. So ito, papakita ko sa inyo. Self-service ah. So, nabili ko na yung tubig. Ayan, punta tayo sa Meyer. Ang daming ganap eh, no? Mag-edit pa ako. Kain pa ang dinner. Ay, hirap. Hirap maging independent. So, wait. Dunges. Lego. Tingnan muna natin kasi hindi ko alam gano'ng kalayo yun. Ang layo! Oh my god! Ang layo! Tingnan nyo! So, ang pinakamalapit 6 miles. O sige na nga. Malapit lang naman siya. Maarte lang ako. 16 minutes lang. 6 miles. Let's go. Starting route to Meyer. Meyer? Proceed to the route. Ah, sorry naman. Kasi Australian yung accent nung maps ko. So sa Australia, Meyer pala ang basa dun. Dito kasi Meyer. Yan, so andito na tayo sa Meyer. First time ko dito, kaya tara, ito yung itsura ng labas niya. Di ba ano to? Yung parang Hello Panda. Ay, tama ba? Hello Panda ba yun? Let's see. Ang layo pala ng pinaradaan ko. Ano ba yun? Bayaman na nga. So, andito na ako sa loob. Para din pala siyang Walmart. Ganun din, tingnan nyo. May mga, pero parang mas ano dito. Bakit parang mas konti tao? Baka mas mahal dito. Yan, mga ganyan.
Kasi mga bike guys. Baka kung iba na naman mabili ko dito. Ay, hala oh. Merong mga ano. Meron siguro mga drinking game. Wow. OMG, ang saya naman dito. Ang daming board games na pwede rin inuman games. Diba? Amazing. Ito sa ano ko lang nilalaro to, sa time zone eh. Ano ba yun? Yung ganyan? Or sa ano? Meron bang ganyan sa ano? Quantum? Quantum? Ano ba yun? Ano yung sikat na laruan sa Pilipinas? Thomas World. So, andito na yung mga bike. Pero bakit ganun? Ubus-ubusan din. Puro pambata ito eh. Uy, ang creepy nito ha. Ano? Nagsalita mag-isa. So, wala. Hindi pwede ito kasi masyado siyang maliit para sa akin. Ano daw sabi? Children's bike. Ah, baka pambata nga kasi ito. Kasi may pang matanda. Hanapin natin. Ayan, so ito na yung, ito yung Meijer, guys. Para lang din siyang Walmart. At hindi ko nakikita kung nasaan yung bike. Ano ba yan? Gusto ko, kala ko makakabili ako ng bike ngayon. Walay. Mukhang walay. Aw, sad. Ay, ala, ang cute oh. Bowling set. Pero parang pang garden siya. Kasi malaki. Pag meron na kami fence. Kasi ito pwede to. Ang laki giant. OMG, hindi. Hindi yan yung pinunta ko dito. Walang bikes. Ay, naku, online na nga lang. So yan, wala na. Tara, nalabas na tayo. Wala naman kasing mabibili na bike dito. Ayan, so wala. Uuwi tayong luwaan. Akala ko makakabili na ako, hindi pala. So, online na lang. So, ayan. This is how it feels like to drive in America. At least dito sa suburbs. Kasi ibang-iba yung driving style sa city. At the traffic lights, turn left onto South Broad Road. Tapos dito guys, hindi pwedeng nasa kung saan sa ang linya ka lang. Ayan, ganyan tayo, we're turning left. So dito tayo sa left side. Kasi tayo mapipicturean ng nasa stoplight na yan. Tapos pag na-violate, makaka-receive na lang ako ng violation sa bahay. You know, Lego. Medyo malapit na tayo sa Casa Leonardo. Casa Leonardo. OMG. May nabili akong bike online. Ewan ko ba, bakit parang sobrang hirap bumili ng bike simula nung nag-lockdown. May nabili akong bike. Tigisa kami ni Kat. Kaso hindi niya alam, yari ako nito. Binili ko rin siya, siyempre. Alangan ako lang. Yari ako. Oh, OMG. So ipipick up ko to tomorrow. Ang hindi niya alam. E di bang nagalit siya, kung isusuli, di isuli na lang. Joke! OMG! Nakabili akong bikero! Ang mahal! Guys, subscribe naman kayo dyan! Tapusin yung ano, yung panonood, tsaka ano, yung ads. Na joke lang. Shit, nakabili ako. Grabe. Parang, ala, pikit mata ko binili. Ala, kadiha! One eternity later. Hello guys. Wow. Ayan, so bandana muna tayo kasi yung pangat ng ulo ko eh, parang itlog eh. Parang maiba naman yung shape. Kasi yung haba na ng buho ko. Ayun ba yung mobile ako eh. Ano yun? Ganun yung tubo niya. Hindi siya bagsak. Kaya para siyang koala. Bago tayo magsimula mag-vlog, mag-ano muna tayo. Bandanahan muna tayo. Mukha tayo. Yan, so hello guys, kamusta naman kayo? Dito mo, ito, yan muna yung background natin today, no? So, nakita nyo naman, di ba, last time, kinabit ko yan. Nilagyan ko na rin ang bandila para.
So, yun nga, yung nasa likod nyo, or yung nasa harap ko ngayon is kayo, Nax. I mean, yung nasa harap ko ngayon is yung YouTube studio, or yung editing, kumbaga yung pinaka, ano, man cave ko. Ay, hindi pala, yung man cave ko pala yung bar sa baba, di ba? Yan, so, at nandito yung YouTube studio, and then dito yung isa nating trabaho, dito tayo magsagutan today. Sorry, ang dungis. Bakit ba ang dungis ko? Ewan mo ba? Parang kumbaga sa pagkain, parang hindi ako naka-plating. Analogy. Pangit lang. Kasi naman nasa bahay lang ako, guys. Hindi naman tayo, ano. Hindi tuloy ako mukhang vlogger. So, let's start. Batang Australian. Let's start with Harold Badwa. Done watching, Kuya Vince. Grabe yung dulo ng movie. Kala ko horror. Sige, panoorin natin yan. Hindi mo pala napapanood. Panoorin mo. Thanks, guys. Ingat. Thanks, Harold, as always. Ganon din yung kala ko nung una. Nung pinapanood ko pa lang din yung trailer, sabi ko, shit, parang hindi ko kaya panoorin to. Kung horror man to. Tapos tinignan ko yung plot. Yun nga, hindi pala siya horror. Pag pinanood mo, maganda kasi nga, mapapaisip ka. Hindi siya gaya ng typical kabitan movies. Hindi siya typical, tawag dito, drama-rama movies. Yung mga ganon. Iba siya. Hi, it's me. Congrats. May pa-interview artista na yarn. Sana talaga, di ba, mag-artista. Gugulat na lang kayo, nasa bahay na ako ni Kuya. Pwede sabi, or sa ano, sa The Voice. Yan, mga gusto natin, kala mo nung kagandaan yung boses. Pero ito ha, may one time, ewan ko, pwede tripan lang ako ng mga katrabaho ko. Pag nagkakantahan kami, hindi mo nagkakantahan, yung so, typical sa office lang. Minsan kumanta yung boss ko, hindi sila Pinoy, ako lang Pinoy doon. Hindi naman sa pag-iyabang, pero hindi magaganda yung mga boses nila, ganyan. At syempre, yung Kuya niya kumanta. Sabi niya, damn, you can sing! Sabi ko, tas Eddie, syempre ako binidabid ako na. Sabi ko, you don't know, all Filipinos can sing! Ganyan, syempre, inano ko na lahat tayo magaling kumanta. At least yung sinabi ko, lahat tayo nasa tono, gano'n. Hindi naman yung sobrang galing. At na napunta sa aga, boys. Ingel Santa Ana, bago pa lang ako manonood Sir Vin, sabang kumakain ng Lay's at Pringles. Buti ka pa naka-Lay's at Pringles ako dito. Ito yung sa akin na. Pinoy na Pinoy. Jack and Jill. Ewan ko ba kasi syempre very available yung Lay's tsaka Pringles dito. Kabaligtaran rin eh, no? Sa Pilipinas, palaging Lay's, Ruffles, Doritos, Pringles. Nung nandito na, piatos naman. Parang ano ba? Nasa Pilipinas pa ba? Para ano? Kaya hindi ko masyado na-miss yung Pilipinas kasi feeling ko nasa Pilipinas pa rin ako. Weird. John Dale Di Mayuga. Good day po, Sir Beans. Thank you. Thanks po sa malinaw na sagot saka ibahan kahit kaunti ng credit card dyan kumpara po dito. Ang init? Bakit ang init? Ang labig dito ha, sa Amerika. I feel so hot. Is it me? Kung napanood mo nga yung credit card na vlog ko, which is ang gulo-gulo rin ng mga aplikasyon, sabi ko doon. Pero in fairness, marami namang natutunan yung mga tao doon. Sa sobrang bihasa ako na sa credit card nung nasa Pilipinas pa lang ako, kapulutan nyo ng aral, don't be like me. Hapes. Kuya Beans, anong siomay ang mas masarap? Yamba o yung sa Hebalin, FEU days? Ito, no joke bro, ang pipiliin ko talaga is yung ano, yun nandun sa FEU, kasi yun nga sa UBED, kasi hindi ko alam bakit yun. Meron yata silang secret ingredient talaga, diba? Dito, hindi masarap din naman yung dito, pero mas gusto ko yung ano, lasa nung nandun sa Moraita at yung sa ano, Master Siomai. Yun yung mga legit na masarap, at saka yung Henlin. Pero yung Henlin kasi medyo pang RK masyado, so siyempre nung college days, at saka wala yatang Henlin malapit sa FEU. Nung time ko, meron ba? Wala. So, Master Siomai yata meron. Pero dun pa rin kami bumibili sa ano, sa Hepalin. Siyempre, no, wala pa tayong kabudgetan dati. Hey, it's me, the Vixen. Kala mo hindi ko napansin na. VixXX, ikaw, te. Binago mo yung pangalan mo. Hi, Beans. Yan, feeling close. For me, siguro, I don't wanna live sa US. Vacation na lang siguro. Nag-change yung perspective ko eh. Been with the BPO industry for 13 years. Imagine the irate Americans. Haha. How much more pag face-to-face na? Irate agent pa naman ako. Lol. Tawa ako, sorry. Parang parehas tayo. Ako din dati nung nag-call center ako. Ano eh. Medyo irate din ako kaya palagi madalas akong bagsak sa customer service. Di joke lang. Di, palagi akong mataas sa ano, customer service. Sa customer satisfaction. Ganon.
Huwag kasing irate, ano-ano din, attitude, ayusin. Joke. Kalam ko close. Pili close din ako. That's my two cents, yeah. Okay, I get it. I totally get it, bro. By the way, a girl pala. I totally get it, girl. By the way, if magpa-fence ka, is it true that you'll share the cost with your neighbors? Good question. Actually, ang nagsabi lang din sa amin yung tita namin na kapag daw nagpa-fence, depende kung makikipag-cooperate yata yung mga katabi at likod bahay namin. So, actually, yung neighbor namin na nagbigay sa akin ng cookies, pinakapyawan niya na ako. Yun nga siya nga nagsabi ng 6 to 8,000 daw yung ipiprepare for the fence. The thing is, yung fence na kukunin niya is hindi yun yung fence na bet namin. Kasi yung fence na kukunin niya, para lang daw dun sa aso niya. Kaya sila mag-fence. Pero kung sila lang din, ayaw nila mag-fence. Pero kami gusto namin ng fence, which is 5 feet tall. 5 foot tall. Ganun. I don't know kung paano yung cost nun. Actually, in-email ko na yung homeowners association kung what's the deal, paano ba. Kasi meron lang daw din approved fence providers or builders ang matawag dun. I'm still waiting for the answer. Pero tama ka. Nangyayari yun. Hey, it's me, the vixen. Ano, sharing yung sa cost. Ito, speaking of sharing, recently nagpaano kami. Exterminator kami. Yun nga, pesticide all over the house. Kasi nga dito, it's springtime. Siyempre ako, hindi ko din na masyado aware na maraming iba't ibang insekto depende sa season. Totoo pala, ano? Since spring ngayon, maraming ants, you know? Tapos, yun, napansin din namin, parang ang dami langgam sa labas ng bahay. Tapos, di ba naglagay nga ng sad ng mga grass? Doon sila nag-hatch ng mga eggs, tapos papasok sila sa bahay. Siyempre, ayaw natin yun, kaya nagpa-exterminator. Para hindi sila pumasok sa bahay. Kung ba't ko ito nasabi, speaking of para yung cost sharing, kaming apat na bahay na hilera yata, or kaming dalawa-dalawa na bahay, basta yun. Nag-share kami ng cost doon sa pinaka-service. Ayun, ganun. Ganun siya nag-work pala. Ang galing. Kasi kung hindi, for example, hindi kami nag-avail nung service, mas tataas yung sharing nilang tatlo. So, since kaming apat, nakatira na dito, pinag-share namin yung buong servisyo for the whole year. Have a great day, you too. Hey, it's me, the Vixen. Have a good one. Next is Mabel Co. Parang Among Us, pero di ko pa napanood. We'll def watch this later. Ano din? Konyo kid. So yun, Mabel. Parang may Among Us, hindi ko alam. Pero yun, try mo panoorin kasi noona, parang ano lang ako. Sabi ko, ano ba ito? Parang hindi ko mag-gets. Tapos parang ganun-ganun lang. Pero yung bandang dulo na doon ka na, buong takat-takat, papaisip ka na. Michael Porcincula. Hi bro Vince, I am happy watching to your vlog here in Doha, Qatar. Hello sa ating mga kababayan there in Doha, Qatar. Maganda sa Qatar, di ba? Assuming we as a family have approved EB3 USA visa. My first question, am I entitled to apply visit visa for my parents? What do you mean? Yung parents mo nandito sa US, tapos ikaw yung mag-a-apply ng tourist visa? Or yung parents mo yung i-a-apply mo ng visa para makapunta dito? Sorry, medyo na-confuse lang ako. For my parents. Oh, so siguro yung parents mo yung pupunta dito? Hindi ko kasi alam kung yung tita ko dito sa States yung nag-process nung visit visa nung lola ko doon sa Pilipinas. Or yung mga tito-tita ko na nasa Pilipinas din yung nag-process for my lola. I don't know. Pero I guess okay lang. Feeling ko okay lang. Online naman yung application sa US visa. Na meron naman doon option kapag nag-apply ka ng US visa, for example, sa parents mo. Meron doon. Kung meron doon parang attestation, i-confirm mo kung yung applicant ba yung naggawa ng application o there's someone else na nag-apply for them. Which, in your case, ikaw yung nag-apply for your parents. Alam ko pwede yun. Try mo. My parents' age is 67 years old. May chance din po pa ma-deny. Oo naman. Kahit sino naman, alam ko na de-deny. Regardless of the age. Pero since may application yan, tapos dadaan din ng interview, so meron din talagang chance ma-deny. Thank you for your time to answer my inquiry. Anytime, Michael, just drop your comments in the comments section. Yan. Kim Chrysostomo, classmate. Oh, pre, nakaka-miss talaga college, lalo na Hepalin. Ha, tsaka walang mga bills na iniisip eh. Yun talaga yun, yung bills talaga. Pero nung college, may bills pa. Oh, wala pa kasi ang focus naman natin sa Pilipinas as a college student is ano, diba? Talaga mag-aral at ipasa at i-graduate yung course. Yun naman talaga yun eh. Pero dito, yung mga college dito, actually high school pa nga lang itatrabaho na eh. Kasi
madami din naman kasing trabaho available sa Pilipinas naman. Ang hirap din maghanap ng work kapag hindi ka, ano, diba? Basta, bilang ang dami ng populasyon natin, so, yung competition is high. Mataas din yung competition at mahirap. On a lighter note, we need to see such situations with a silver lining. So, tayong mga Pilipino, kahit ganun yung mga naranasan natin sa Pilipinas, yung competition, yun yung nagpapatatag sa atin, yun yung ano natin, distinct trait. Kung bakit gusto tayo ng mga ibang lahi kasi masipag tayo. Competitive tayo. So yun. Yun lang. Sabi, artista ka na! Sana talaga. Para naman makaluwag-luwag at makaalis sa laylayan. So yun lang mga comments today. Edit ko na to and makikita nyo as promise. Bisaya. Well, Bisaya ako. Anong ano nyo? Hindi ko inaano yung mga Bisaya kasi kasabot ko. Galing po sa... ano ba? As promised, this will be up on YouTube Wednesday, 7 p.m. So, ngayon ay Tuesday na ng hapon. Hapon ba? Yeah. Kasi out ko na sa office. Pakita ko lang sa inyo. Tingnan nyo. Kita nyo naman, di ba? Bakit ganun ang weird? Sabay-sabay nila kinabit yan. Pero yung mga grass... Yung iba ang haba na ng tubo. Parang boko lang, hindi pantay-pantay. Ayun o, kita nyo diba? Ayun o, may part na mayabong na. Tapos, ayun din. Ayun din. Ayun o, choink. Tapos ito naman. Choink. Ayan. Anyway. Naku, kailangan na pala namin bumili ng ano. Ng... What you call it? Lawn mower kasi nga hindi pwedeng ay naka-zoom ano ba guys kitang-kita mga pores ano to weed ay kala ko weed ano pala niyog pala anyway so ayaw ko na maraming sat-sat guys dahil ang hirap din mag-edit joke. As always, maraming salamat sa panonood. At kung bago ka sa channel na to, please don't forget to subscribe and follow me on my social media accounts and I will see you in my next vlog. Bye-bye!